22nd Labor Day with the President with the theme Sa Bagong Pilipinas, Manggagawang Pilipino, Kabalikat at Kasama sa Pag-asenso. May we call on Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguenti to deliver his welcome remarks. Secretary Acuzar, Public Works and Highway Secretary Bonoan, Environment Secretary Loizaga, Interior and Local Government Secretary Abalos, and Tanay Mayor Tangwatko shall present the signed Memorandum of Understanding to the President on the Joint Development Plan and Establishment of the Workers' Rehabilitation Center Complex of the Employees' Compensation Commission and the Mapping Model of the WRCC. ...of the commemorative stamp to signal the celebration of the 50th anniversary of the promulgation of Presidential Decree No. 442, known as the Labor Code of the Philippines. Mr. President, on the count of three, 1, 2, 3. Thank you, Mr. President. Executive Secretary Lucas P. Bersamin to introduce our keynote speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Executive Secretary sa pagpapakilala, Secretary Luke Bersamin, at ang kalihim ng Department of Labor and Employment, ang ating Secretary, magandang umaga po sa inyong lahat. Isang maligayang pagbati sa mga kapwa kong manggagawang Pilipino ngayong araw ng manggagawa. Ikinararangal ko na buksan ang bakuran ng Malacañang sa mga natatanging panauhing kumakatawan sa sektor ng manggagawa kasama ang mga opisyal ng pamahalaan at mga development partners natin sa pangunguna ng International Labor Organization. Taus-puso ang aking pagkakaisa sa pagkikilala sa kontribusyon ng ating mga manggagawa. Hindi lamang sa pagpapanatili ng pagkakaisa at magandang samahan sa industriya, kung hindi rin, pati rin sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Exactly 50 years ago, on these very same grounds, my father, then President Ferdinand Marcos Sr., signed the Labor Code of the Philippines in the presence of representatives of various sectors. The Labor Code, born out of the vision for development, employment, and social justice, has been one of the most enduring pieces of social legislation in the country. Almost 1.7 trillion pesos in investments in various sectors. These investments are expected to create almost 108,000 jobs for our people in that year alone. Kasama po dito ang mga investors na nahikayat natin sa mga pagpupulong sa ibang bansa. Sa ngayon, 8 proyekto ang umaarangkada ang negosyo dito sa Pilipinas. Mayroon din 21 na negosyanteng nahikayat natin na ngayon ay nagpaparehistro na para makapagsimula ng pamumunuhan sa bansa.
sila ay kabilang sa halos 200 na proyekto na kasalukuyang inaabangan ng DTI na nakakahalaga 4 na trilyong piso. Ang ating Build Better More Infrastructure Program ay inaasahan din na magpapaigting at pag-angat sa ekonomiya. Kasunod dito ang pag-angat sa kalidad at kakayahan ng ating mga manggagawa. In this administration, we continue to prioritize the protection of our workers, guided by international labor standards as found in the International Labor Organization Convention. This is why in February of 2024, the Philippines deposited the instrument of ratification of the Violence and Harassment Convention No. 190 with the ILO. To OFWs requiring welfare, repatriation, and reintegration services. Second, let us strengthen our efforts on labor diplomacy at the bilateral and multilateral levels and realize our shared responsibilities with host countries to ensure safe and ethical recruitment processes and just and humane conditions for our OFWs. Third, lahat ng mga manggagawang Pilipino, uli ako'y nagpapasalamat sa inyo. Kayo, ang puso at kaluluwa ng ating lakas paggawa, ang nagsusulong ng ating tagumpay at ang dahilan kung bakit patuloy tayong nangangarap para sa isang mas maliwanag na buhay. Kayo, ang muka ng bagong Pilipinas, magagaling, masisipat, at punong-puno ng dedikasyon, kaya't nararapat lamang ang bigyan ng tangal, respeto at paghahanga. Pasa po kayo na ang mga manggagawang Pilipino sa loob o sa labas man ng bansa ay patuloy na aalagaan ng pamahalan. Ang kanilang mga karapatan at kapakanan ay tiyak at tunay na tinututukan ng kinauukulan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang makabuluhang paggunita sa araw ng paggawa. Mabuhay ang bawat manggagawang Pilipino. Maraming salamat po. Thank you, Mr. President. At this